Rich, tuloy ba natin itong Murph na to? Hindi pa nagsisimula, pagod na ako. Woo! Alam ka, pahirap dito yung init eh. Okay, let's go! Woo! Let's fucking go! So, Whey Nation, see you in mga 40 minutes. 40 minutes namin ito gagawin. What's up, Demens Whey Nation? It's your boy, Justigas, once again. I don't know kung may idea kayo kung nasan tayo ngayon. Andito tayo ngayon sa G-Technica Gym para gawin ang isa sa pinakamahirap na workout sa CrossFit dito sa biggest CrossFit gym in Manila. So, Whey Nation, samahan niyo kami. Handwriting dyan. Ako. Ikaw na lang, Ruby, magsulat. Hindi man natin, wala namang first time mag-CrossFit dito, right? Wali. So lahat tayo nakatry na ng Murph before. Okay. First time ko gawin yung Murph. First time? First time ko gawin. Okay. As you all know, Whey Nation, halos lahat ng nagko-CrossFit, alam nila yung Murph. Kasi every Memorial Day sa America, lagi nilang ginagawa itong Murph. Kasi Murph, bago ilabas yung Atlanta workout sa previous na CrossFit Games, Murph, arguably, siya yung pinakamahirap na CrossFit workout. And siguro magagets niyo mamaya, pag in-explain natin yung workout, pag nakita niyo na ginawa namin, kung bakit isa siya sa pinakamahirap. Interview natin si Ruby. Ruby, anong ina-expect mo mamaya, base sa past experience mo sa Murph? Ano? Dense yung lungs. Because it's very intensive. One point six mile run, right? So, and then there's like 100 pull-ups or something. 100 pull-ups, 200 push-ups, 300 air squats, tapos 1 mile run ulit to end it. Estimate mga 30 minutes pag mabilis ka, and pwede kang abutin ng isang oras. Wow. Depende sa speed mo, okay? So, isa lang na ma-share ko before na nung ginawa ko tong Murph. Grabe, kinabukasan or a few days after, sobrang sakit sa legs. Sobrang talaga. Siguro ano, Whey Nation, share lang natin kung bakit masaya yung CrossFit. So, as you will notice, maybe magkakaiba man kami ng fitness capacity, pero lahat kami, parehas lang yung gagawin namin na workout. So, medyo magkakatalo lang siguro tayo sa speed, diba? So, yun yung isang kasayahan sa CrossFit. So, parang group kayo, gagawin yung workout, isang workout. So, yun lang. Samahan nyo kami. Wait. Tuloy ba natin itong Murph na to? Hindi pa nagsisimula, pagod na ako. Pero, wala, kailangan ano, for fitness, para sa health, para sa mental health, physical fitness, kapawis. Para minsan ma-experience naman natin maging parang sundalo, no? Oo. Workout. Pero ano ba yung Murph? Para, ba't ba ginawa yan? Ano yan? Kung napanood yung movie na Lone Survivor, based on a true story ito, di ba? Yung isang sundalo doon na namatay, so siya si Lieutenant Murph. So kaya ipinangalan sa kanya tong workout na to para ano ba, commemorate. Honor. I-honor para i-honor mga namatay na military personnel in
the line of duty na nag-sacrifice sa bansa ng Amerika. Ayan. So ngayon, nasa Pilipinas tayo, pero ino-honor ko rin yan, mga sundalong mga bayani natin. Oo naman. Kaya papakahirap tayo ngayon. So yun, so yan lang aalalahanin natin pag nahirapan tayo sa workout na to. Or sa kung anumang workout, sila nga, mas matindi yung hirap na na-experience nila. Ano ba naman itong... Ano ba naman yung hirap na to, hinihingal ka, napapagod ka, pero hindi naman... Kumbaga, hindi naman life and death yung situation mo. So, be thankful na rin, di ba? Saka, yun, enjoy lang natin yung workout. Sa panoorin yung Whey Nation para baka gusto niya rin subukan to, magkaroon kayo ng idea kung paano. Whey Nation, ayos ba yung get-up natin dito? So, ilang pounds yun? 20 pounds. So, para makadagdag ng konting hirap sa workout. Pero tingnan natin mga tropa, pag iniwan ako ni Idol Gretch, tatanggalin ko na to para makasabay naman tayo sa kanya. Well, ako... Wala akong best kasi, syempre, 42 na tayo, magpo 43 na. Eh siya, batang-bata, 26 na. 26 na ba? 27. 27. Ako, pagbigay niyo na yung mga may edad, wala tayong best. Pero, papawis lang. So, samahan niyo kami, Whey King Nation. We're gonna go hard ni Idol Gretch. Pero at the same time, medyo, chill lang kami, tag team lang. Hindi naman kami mag-iiwanan. Pero, ipupush namin yung isa't isa. Tingnan natin. Imom lang. Woo! Ang kapahirap dito yung init eh. So shout out Whey King. Okay, let's go. Woo. Let's fucking go. So Whey King Nation, see you in mga 40 minutes. 40 minutes lang ito gagawin. Higa lang ganito. Hirap Whey King Nation. Pero I highly suggest, try nyo to. Kasi pwede nyo namang dalian. Pwede nyo namang kalahatiin lang yung number of reps. Pwede nyo mas bagalan para mas dumali for you. Rent is paid. Job's finished. Alright Whey King Nation, that's it for today. Sobrang napagod kami ni Idol Gretch and Murph. Actually, kaninang kalagitnaan, halos huminto na kami. Nag-uusap kami kung hinto na ba, pero... Siyempre, Whey King Nation, ano tayo, mental toughness. Kailangan, hindi lang yung body natin tinitrain natin, kailangan itrain natin na huwag tayong susuko sa workout. Minsan, the more na mas gusto mong sumuko, the more na mas gusto mong huminto, mas kailangan mo pang ituloy. Diba? May kasabihan tayo, when the going gets tough, the tough gets going. Diba? So, and more tougher. Yun. So, ikaw, Idol, ano masasabi mo sa ginawa natin workout ngayon? Wala, talagang... cardiovascular endurance ng workout. Talagang mental toughness to. Pero syempre, buti na lang naka-ano tayo, naka-Whey King tayo. Oo. Na natapos namin yung workout because supplement kami ng Whey King. So, yun lang. Whey King Nation, maraming salamat sa panonood nyo. So, itry nyo tong workout na to. Mahirap, pero after naman, sobrang sulit. Sarap sa pakiramdam kasi tapos na. So, rent is due. Kanina, rent is due. Ngayon, ginawa na namin yung workout. Rent is paid. No, Idol. Yeah, job's finished. See you next time. Alright, Whey King Nation. So, pag may comment kayo, meron kayong gustong mga workouts pa na makita in the future, kung ano masasabi nyo sa ginawa namin workout, let us know lang in the comment section down below. So, pakilike na lang itong video. I-share nyo rin sa mga kaibigan nyo na tingin nyo magugustuhan yung workout na ginawa namin. GG, Whey King Nation. Biceps out.